Okay na? So welcome to Sir Wayne's Accounting Lectures, ang accounting discussion online na classroom ang approach. Hindi review, kundi first view. Kaya asahan na merong konting jokes, kwento, at kung ano-ano pang segue na nangyayari sa isang normal na klase. So today, ang pag-uusapan natin ay patungkol sa premiums liability. Pero bago yung liability side, dun muna tayo sa asset. Una nating pag-usapan kung ano yung premiums. Ang sabi dito, premiums are articles of value such as toys, dishes, silverware, and other goods given to a customer as a result of past sales or sales promotion activities. Basically, ang premium ay asset, article of value, katulad ng laruan or mga gamit sa kusina na ibinibigay sa customer kasi merong nangyaring bentahan, nagkaroon ng sales or promotion activity, mga pakulo para maganap yung isang sales, okay? Naniniwala ako na pamilyar na tayo dyan kasi bata pa lang tayo, na biktima na tayo ng premiums na yan. I mean, naaalala nyo, isang araw, pumunta ka sa McDonald's. Hindi lang dahil gusto mo yung pagkain dun, but rather, mas gusto mo kasi yung meron kang laruan. Di ba merong Happy Meal na pag bumili ka, may makukuha kang isang laruan na kinokolekta mo pa? Ano ang tawag dun? Premiums. Pero sa amin, mas luma pa dun. Yung mga chichiria ba? Na tigpipiso, na kapag ka bumili ka, may makapukuha kang laruan sa ilalim, na minsan hindi na kinakain yung pizzeria kasi mas gusto naming makuha kung ano man yung laruan na nanduroon. Ano ang tawag sa mga ganong klase ng pakulo? Premiums na nga, yung asset, yung laruan. At kahit actually, hindi lang bata ang nabibiktima yan. Pwede rin yung mga magulang, let's say si nanay, bumili ng sabon. Naalala ko dati kasi, merong isang kumpanya ng sabon na tuwing bibili ka, merong promo, nakadikit na, okay? Merong platito. Therefore, para magka-platito sa bahay, anong ginagawa? Yun ang sabong panlaman na ginagamit namin. Okay, ano takabag dun sa mga ganong klase ng ibinibigay na produkto? Ang sagot ay premium. Sa point of view ng entity na nagbibigay nun, asset siya. Pag hindi niya pa binibigay. Pero later on, nagiging expense kung sakaling ipinamimigay na niya. Okay? Ngunit, that of what? Di ba? Subalit, hindi yun yung premium liability or yung premium na pinakang pag-uusapan natin dito. Kasi yung mga naunang example, even though premium din sila, yung mismong asset ay ibinibigay at the point of sale. Di ba nung kumain ako ng chicheria, diretso kong nakuha yung laruan. O, therefore, yung premium binibigay at the point of sale. Yung premium's liability na pag-uusapan natin ngayon, yung premium sa kanya, yung asset side, ay nangyayari kung sakaling meron kang isinasapuli o ibinibigay dun sa nagbebenta. I mean, di ba may mga promo din naman ganito? Yung tipong mag-iipon ka ng pansan. O nakakita ka, doon sa likod ng pansan may nakalagay, free t-shirt. Di ba? Naalala ko nga sa amin dati, nag-iipon pa kami ng kaha ng sigarilyo kasi meron po kaming tindahan. Ano? Hindi po dahil sa nag-iusi kami. Let's see, naubos na yung sigarilyo. Okay, bibilangin. Let's see, nakakuha ng 20, ng 30, i-dadalhin mo sa isang redemption center, makakakuha ka ng t-shirt ng Malboro. O something like that, or payong. Okay, o kung ano pa mang pakulo. Pero yung punto, okay, yung premium minsan, hindi diretsyong ibinibigay at the point of sale, pero may pagkakataon, kailangan mong ipunin. Let's say, kukuha ka ng product labels, okay? Yun na ang kaha ng sigarilyo, mga box tops, wrappers, and coupons, iipunin mo. At pag nakaipon ka, dadalhin mo ngayon dun sa nagbebenta para makakuha ng something ikaw, okay, nung premium na nga. Ginagawa nila yon para siyempre same concept, para magkaroon ng sales promotion activities. Kasi let's say, kunwari, 10 parang balat ng candy, okay, para makakuha ng isang tasa, or something like that. Okay, kumbaga may iipunin ka para may makuha kang item sa kanila. So therefore, that is yung tinatawag na nga na premiums, na pakulo. Okay? Na minsan nga, hindi lang items ang nakukuha mo eh. Minsan nga, pera pa. O, lagyan natin ng example. Okay? Yung sa Tansan pa rin, balikan pa rin natin si Coca-Cola. Premiums pa rin kasi ito eh. Parang bahagi na lang sales promotion. Hindi man items, pero parang pera yung involved. Okay? Dati kasi, I mean, ito yung kwento. Gusto ko kasing kwento talaga ito. Yan, no? Nung sa ibang bansa, kung mapapansin ninyo, yung soft drinks, palaging magkalaban si Coca-Cola at saka si Pepsi. As in, hindi naglalayo yung sales nila. Pero pagdating sa Pilipinas,
lumalabas na ang layo ng diferensya ng benta ni Coca-Cola at saka ni Pepsi. Alam niyo ba ang dahilan dun? Kasi minsan, nag-offer ng sales promotion si Pepsi, pero nagkaroon ng parang technical error. Yung tipong merong kombinasyon ng mga letter na ina-announce pa sa TV. Hindi pa po ako buhay nun, panahon pa ito ng mga magulang natin. Okay? In a sense na kung sakaling merong kanong kombinasyon na yun, nung pansa na yun sa Pepsi, mananalo ka ng pera. Eh, nung time na yung announce sa national TV, ito pinarinig ko lang ng kwento, ano? Okay? Eh, lumabas, yung kombinasyon na ipinakita is yung common. Yung tipong dapat na hindi siya yung mananalo, pero yun yung lumabas. So, anong nangyari? Napakadami ng tao na may ganong klase ng pansan. Okay? Kasi parang yung promotion nila, kaya nga daw sila umiinom ng Pepsi noon, kasi gusto nila na manalo. So, anong nangyari? Okay? Nung lumabas yung maling, ano, yung maling parang nalalo, okay? Hindi nagbayad si Pepsi nung lumabas yung kombinasyon na dapat sanang panalo. Kasi siyempre, malulugi siya ang dami-dami. Eh, mali kasi yung kombinasyon na na-announce. So therefore, anong nangyari po? Kaya nga dito sa Pilipinas, ang number one ay Coca-Cola at ang layo-layo ng Pepsi, eh kasi nung time na yun, nagalit yung mga customer. In a sense na, okay? Hindi na tayo bibili dyan, ano, bogus yan, pwede yung kanyang mga sales promotion. Kaya nga ngayon, again and again, okay? Lamang si Coca-Cola kaysa kay Pepsi in terms of sales. Kasi may nangyaring event dati, in relation to premium. Hindi man asset o mga laruan ang ibinibigay o mga silverware, mga kitchen utensils, pero pwede rin po kasing nangyayari as part of their sales promotion yun, okay? I believe, sa dami po ng sinabi natin, nauunawaan na ninyo kung ano ang ibig sabihin ng premium at bakit yung ginagawa ng mga negosyo. Ngayon, pumunta na tayo sa accounting side. Premium liability. Why is that? There is a liability in offering a premium. Okay? Kasi ganito yung concept. Meron ka kasing ibinenta. Okay? At nagpapaasa ka ng tao na someday, pag nag-ipon sila ng wrapper mo, okay? Meron silang makukuha sa'yo. Therefore, papasok na ngayon yung essential characteristics ng liability. Di ba constructive liability yun? Sinabi mong mayroon kang ibibigay at yung kabilang partido ay kumasa. At nangyari yun in the past. Kaya ngayon, meron kang present obligation na ang ilalabas mo ay something of economic value, premium which is an asset. Kaya meron kang liability. Okay? Now let's move on para mas ma-appreciate nyo pa. Ano ba yung accounting entry pa para sa kanya? Okay? So una, yung entity, asset po yung pag-usapan natin, ano, yung premium na pinamimigay niya. Okay? Bumibili muna ng premiums, kung ano man yan. So let's say, you debit the premium dash toys, kung laruan yan, and you credit cash. Okay? Yung moment na bumili ka ng premium. Okay? And then afterwards, okay? May magki-claim yan. So therefore, you're going to debit premium is expense and you credit the premiums. Kasi nga, pinamigay mo na expense na yan sa point of view mo. Hindi mo naman siya binenta, but rather part yan ng sales promotion activity mo. Kaya yan ay expense, okay? Pero, merong tinatawag tayo na estimated liabilities. At papasok pa nga actually yung principle of matching. Okay? Yung matching principle. Ano po yun? Okay? Ang sabi dun, kung saan nangyari yung benta, dapat nandun din lahat ng kanyang related expenses. What I'm trying to say is, let's say dalawang taon yan. Dito nangyari yung sales. Dito mo benenta yung mga may wrapper na nakaka-claim ng premium dyan. Okay? Ngayon, dito niya actually claim. Dito niya claim next year pa. Ang tanong, kailan mo i-recognize yung sales, yung income? Malamang at the year of sales. Eh di ba next year claim? So, kailan mo i-record yung expense? Ang sagot, dito ba sa kasunod na taon? Dito ba? The answer is no. Kasi it will violate the matching principle. Kung kailan nangyari yung income, kung nasan yung sarap, dapat nandun din yung hirap. Kaya kahit dito mangyayari yung pag-claim ng premium, the fact na yung premium na kiniklaim ay related dun sa sales last year, dapat dun mo din e-record yung related expenses nun. Di ba? Kaya lang naman sila makaka-claim kasi nagbenta ka last year. Therefore, dapat dito yung related expense. Okay? At alam mo naman talaga na meron ka nang ibibigay nun. Okay? Ang tanong na kasunod, nando na, okay, payag na po kami. Merong matching principle, merong expense. Ang kasunod na tanong, magkano yung amount nun? Okay? Di na papasok yung tinatawag na estimation. At dyan din papasok actually yung concept ng estimated liability.
In a sense na, alam mo na meron kang ibibigay na premium, hindi mo lang alam kung yung magkano, yung eksaktong amount, pero alam mo meron, okay? Mapipigilan mo ba yung sarili mo para mag-estimate? Eh, alam mo meron, okay? Therefore, anong gawin mo? O yun na nga, wag mong ilagay yung actual kasi nga hindi mo madidetermine. That's why, ilagay mo lang yung estimated amount, yung estimated liability, which is allowed. Okay, kasi nga, mas maigi ng meron nun kaysa wala. Lalong-lalo na, if that is measurable, or kaya mo naman talagang i-determine yung pinakang malapit na amount, because maaaring meron ka ng historical experience, o yung ibang bagay, meron kang may pagkukunan ka na data para malaman yung more or less na estimate. Kaya po siya ina-allowed. Kaya nga, dito sa ating example, sa accounting entries natin, after you recognize the expense, para dun sa mga actual na nag-claim, kumbaga, sales this year, claim this year. Eh, ito yung entry. Pero dun sa mga sales this year, but will be claimed next year, yan, magre-recognize ka pa rin ng expense. Pero hindi mo i-credit yung premium, but rather, gagamit nga tayo ng account title na estimated premium liability. Kasi alam mo na may utang ka na, di ba? Hindi man cash ang ibabayad mo kundi premium. Pero alam mo na meron kang ibibigay na gano'n. Kaya po lumalabas o kaya mayroon tayong topic na ganito because of that concept. Okay? Para mas na-appreciate pa ano ba yung estimated liability, lagyan natin siya ng kanyang formal definition. Estimated liabilities are obligations which exists at the end of the reporting period although their amount is not definite. Hindi pa ganun nga yung premium liability. Di ba? Alam mo na may utang ka na, may ibibigay ka ng premium kasi nakabenta ka na. Okay? Pero yung amount, hindi mo alam kung magkano. That's why you make an estimate. Okay? Paano mo magkwenta yan? Paano yung mismong approach? Ang sagot, depende sa problem kasi maraming way kung paano po siya sinasabi. Minsan nga, mayroon pang mga napapadamay na entries dyan, okay? Lalong-lalo na kung hindi naman talaga ikaw directly yung nagbibigay ng premium. Kasi minsan, di ba, yun namang nagbibigay ng premium ay hindi yung mismong kumpanya, but rather yung suking tindahan na binibentahan, na binibilhan mo. Kumbaga, pinapadaan nila. Kumbaga, nagkakaroon ng retailer, okay? Kumbaga, pinapadaan pa. Kaya minsan, may binabayad ka pa sa kanya. So, ang ibig sabihin, may modification pa dyan, okay? Maaari din naman, pag claim niya ng mismong item, naglalabas pa siya ng additional na pera. Okay? So parang ganun. Kumbaga, marami pong modification patungkol dito sa premiums accounting. Nga lang, hindi mangyayari ngayon yung discussion na yun kasi mas maganda kung meron tayong problem solving patungkol sa mga ganung klase ng modification sa premiums accounting. Okay? So sana po naunawaan ano yung premiums, ano yung kanyang liability, bakit meron ganun. Now let's move on. Meron pa kasi siyang mga modification, okay? Na basically ginagamit din sa sales promotion. We have this what we call cash rebate program and then this cash discount coupon. Unahin muna natin itong rebate program. Pero syempre, i-define muna natin ano ba itong rebates, di ba? So sabi dito, those are retrospective payments which ultimately reduces the overall cost of a product or service at a later date. Okay? So yan yung tipong nagkaroon ng bentahan ngayon, tapos merong specific na presyo, pero later on, paglipas ng panahon, retrospective payment, mababawasan yung presyo na binili ko dati. Okay? Kaya nga ang sabi, it reduces the overall cost of that product or services at a later date. Again, let's say kung bilhin ka, January 1, ang presyo 500. Ang sabi, merong rebates. Okay? In a sense that, paglipas ng panahon, mababawasan siya ng presyo. Okay, let's say mababawasan ng 10%. So, ano ang tawag dun? Rebates. Okay, bakit ginagawa yun? Same lang din ang concept para maingganyo ka na bumili kasi alam mo, bababa pa ang presyo kasi may rebates. Ang common na mga nag-o-offer dyan, yung mga credit card company. O, di ba? Sabi na, gamitin mo yung credit card mo na ganito. Pag ito yung credit card mo, let's say, sa susunod na billing period, mababawasan ng rebates kung magkano yung mga binili mo dati. Okay? Something like that. O, pwede naman, halimbawa, bilhin mo itong merchandise na to. Okay? Pag nabili mo na, let's say, appliances, normally sa mga appliances yan eh. O, pag nabili mo na, magkakaroon ka ng coupon. Okay? Okay, pagkatapos yung coupon na yun, pwede mong i-rebate, marirefund mo yung dati mong binili. Okay, yung ano, kapag magkakaroon ka ng additional na pera, kapag nakuha mo na yung mismong item na binili mo na, let's say na-deliver na sa bahay mo, magkakaroon ka ng coupon, let's say 500, 200, parang kumbaga, parang mukha siyang refund. Okay? Pero hindi naman talaga refund.
Kasi hindi mo naman binabaw yung mismo ano, binabayad mo. But rather, rebates na nga ang tawag. Eh kasi nga, bumili ka dati ng isang item na parang nagkakaroon ka ng parang discount, pero hindi rin naman actually discount. Kasi ang discount, maaaring kasabay eh. Okay, pero rebates na nga ang tawag. Kasi nga, nangyayari siya dun sa at a later date. Okay? Marami pang modification yung rebates na yan, actually. O, magbigay tayo ng mga isang ibang example, okay? Kahit hindi man yan yung mismo parang direct link accounting na pinag-uusapan natin. Gusto ko lang i-emphasize po itong rebates na ito, ano, para alam niyo yung concept na yun, okay? I believe madalas ito ay sa mga ano, sa medical field, okay? I mean, sa mga doktor, okay? Kaya nga sinasabi, pag daw pumunta ka sa parang clinic ng doktor, halos magkasing haba ng pila ang mga pasyente at mga ano, mga nagbebenta ng gamot. Okay? I mean, yung mga ahente ng gamot, okay? Mga, ano ba tawag doon? Nalimutan ko, basta yung mga nag-aalok ng gamot, okay? Okay, mamaya baka maalala natin, ano? So yung punto ganito, ano, okay? Yung mga nagbebenta ng gamot na yun, mga medical representative, okay? Parang mag-aalok sila ng certain brand para doon sa specific na sakit na, yun. So therefore, pag itong doktor, nainggan nyo na ito, sabi sasabihin sa kanya, ito dok ang ireseta mo doon sa mga pasyente mo. Okay, tapos, syempre, itong reseta, malamang, isa pupuntahan doon sa butika. Butika na maaaring doon sa ospital, or doon sa makalapitan, na basically, ka-relate doon sa doktor. Kita naman doon sa reseta kung sinong doktor yung nabibigay. So, parang ang gagawin diskarte, dok, pagka nakapag-reseta ka ng ganito karaming gamot, I mean, pag nakabenta ka, dok, ng ganito karaming gamot, okay, magkakaroon ka ng, ano, ng something sa amin after, let's say, 3 months, after a quarter, or after a year, bibigyan ka namin ng something na cash, bibigyan ka namin ng travel, okay? So, therefore, itong doktor na to, okay? Minsan, hindi po lahat, ano, minsan, sa tsaka effective din naman minsan yung kanyang inirecommend, ano, mag-add-on na lang yung rebates, okay? Ang gagawin niya, itong specific brand ang pipiliin niya. At therefore, sa hype na yung ibang brand, na pwede rin naman sana, yun ang kanyang ibibigay. Kumbaga, flavor of the brand, okay? O flavor niya yun, okay? I mean, ayun, pagka nakabenta lang sa brand namin, may makukuha siyang rebates, okay? Hindi man siya yung mismong bumili ng mismong item, pero parang sa point of view ng mga drug companies, ng mga gamot, di ba? Yung doktor, yung way nila para mabenta. So, of course, yung binibigyan ng rebate dun sa sistema nila na yun. Okay? Something like that. Ayan. Marami pa. Actually, minsan nga security guard eh. Di ba, alam niyo ba yun? Na di ba pag may lumabas, tapos tatanungin, saan po dito yung bilihan ng gamot? Ay maraming butika, ay tuturo dun sa lugar na yun. Kasi kakausap na rin eh. Tapos sinabi, pag yun ang tinuro, dahil nalaman na nagaling sa security guard na yun, okay, naipipid nila, na-text, di ba? Okay? So, tapos nagkakaroon sila ng mga bonus eh someday, na at a later day, pag nabilang na. So, tawag dun ay rebates. Minsan din naman, okay, let's say, bibili ka ng sobrang daming items, mukha po siyang volume discount, pero ang punto, pag marami kang nabili, meron kang makukuha na something of value. And it's a rebate. So, okay, marami pong ganun, ano? Okay, in order to generate sales, to promote sales, minsan nagbakaroon sila ng pagsasaulit ng pera. Okay, at kahit na sa mga online shopping, meron din. Yung tipong kapag ka bumili ka, okay, let's say 500, let's say sa Lazada, tapos sabi niya may rebate 10%, ilalagay na lang dun sa wallet mo, magkakaroon ka ng additional amount. Kasi nga, bumili ka. O, let's say ginamit mo itong app na to, something like that, nagkakaroon ng balik sa'yo dun sa mismong customer. Lahat ng yon ang tawag ay rebate. So, sana po nauunawaan kung ano yung ibig sabihin ng terminology na yon, okay? Kumbaga, again, naglabas ka ng pera ngayon, pero at a later date, kung magkano man yung iba na binayad mo, merong mababawas dun sa cost noon. Okay? Rebates ang tawag dun. Hindi pa siya mismong discount, kamag-anak lang. Kasi nga yung timing eh. At a later date ito. So sa point of view ng entity, dun po pala tayo palagi sa nag-o-offer ng promo. Okay? Will that be an expense on our side? Yes. Because we do that in order to generate sales. Okay? That's why we have to record debit, rebate, expense. Okay? And then afterwards, hindi pa nga kasi mangyayari ngayon yung bayaran. That's why we record liability. Okay? So same concept, matching principle. Kung saan nangyari yung sales, kung saan yung income, dapat dun nga yung related expense. Kahit yung pagbabalik ng pera, yung pagbibigay na nga ng rebates, at a later date, still din, yung expense dun, dapat kung kailan nangyari yung bentahan. That's why you are making an estimate. That's why you credit estimated rebate liability. And later on, kapag ka binigay mo na yung rebates niya, ito na yung magiging entry.
debit estimated rebates liability, and your credit cash. Okay, by the way, meron yung sample computation dito. Na basically, hindi lang din naman yan yung format ng pagkikwenta ng rebates. Depende nga kasi sa sistema ng promotion na ini-offer ng isang company. Pero bigyan na po natin, okay? Minsan, kinikwenta natin o inaalam natin kung ina lahat yung coupon na na-issue na bilang parang proof of rebates. Lalo-lalo na nung unang panahon, nung hindi pa uso ang technology, di ba? Pagka meron kang rebates, may natatanggap ka ng coupon. Kasi 300 pesos, 500 pesos na pwede mong ma-redeem, okay, as a cash. Okay, so something like that. So bibilangin yung coupon. Pero dahil nga yan may evidence, may papel po yan, okay? Nag-estimate din sila, maaaring hindi lahat ng nabigyan ng coupon na yun, igagamitin o magre-rebates. So, I mean, halimbawa, let's say TV ang ibinibenta. So, kada bili mo daw nung ganung klase ng unit na TV, may rebates ka ni 500. Eh, di ba papel pa din naman yun nung the moment na bilhin mo? Okay, ang punto, hindi naman lahat ng bumili ng TV, papakailaman pa yung 500 kasi mamayaman. Wala na silang pakialam dun sa mga rebates, di ba? So, therefore, ang punto, okay, you are making an estimate, hindi mo i-100% na lahat ng inisyo mo na coupon ay magre-rebate. So, let's say yun yung assumption mo. Therefore, you have to determine your redemption rate. Okay? Then you multiply. So, ibig sabihin, part lang ng coupon ang marirebate. Okay? Coupons to be rebated. Okay? And then, syempre, may value yung coupon na yun. Let's say 500 na. So, you multiply by cash rebate per coupon. So, therefore, makukuha mo yung pinatawag na rebate liability. Natin sa sample computation, pero marami pa nga yan at mas ma-appreciate nyo pag nagsagot tayo ng problem. Okay? Last part ng ating discussion, yung tinatawag na cash discount coupon na ginagawa din for sales promotion. Simplihan muna natin. Well, let's say, di ba may mga may mga fast food restaurant, minsan nabibigyan ka ng parang isang papel na mayroong maliliit na pinupunit na pagbibili ka, nakalagay doon less 10, less 5, di ba? O sa 7-Eleven, minsan, o meron ka makukuha na parang papel, may mga coupon ka doon para pag-discount, di ba? O let's say, kumuha ka ng SM Advantage Card, first time mong kumuha. Pagkuha mo ng SM Advantage Card, meron kapalit na booklet, may kasamang booklet, may kasamang booklet na pag binuklat mo isa-isa, okay? Nakalagay doon 10% discount sa ganito. Okay, pag nagnanood ka ng sini, may bawas na ganito. Pag kumain ka sa ganyan, may bawas na ganito. So, ano ang tawag dun sa binibigay sa'yo na ganun? Okay? Ang sagot, cash discount coupon. Yung tipong, pag na in-avail mo yung kanilang services, so, bumili ka sa kanila, mababayaran mo siya hindi doon sa original price, but rather, magkakaroon ka ng additional discount kasi meron ka dala-dalang coupon. Okay, so sana po, na-visualize nyo kung ano yung sinasabi natin dito. Kasi ang approach sa accounting, pag kaya mong imagine, kung kaya mong maisip kung ano yung pinag-uusapan dito, maaalala mo. Okay, so sana po nakaka-relate tayo. Okay, so again, kung meron kang coupon, sa point of view, ay di nakaka-discount. Okay, ngayon, ibang klase ng coupon ang pag-usapan natin. Yung nag-create ng liability. Okay, so yung tipong, halimbawa, merong isang company, naghahanap siya ng kanyang retailer. Tapos yung coupon na ginawa niya, na ipinibigay kay customer, hindi naman directly pupunta kay company, but rather pupunta muna kay retailer. O let's say, we give example. O let's say, nagmamanufacture ako ng isang pagkain, o ice cream kunwari. So ngayon, gumawa ako ng maraming coupon na ibinigay ko sa mga customer. Pero yung ice cream ko, hindi ko naman binibenta sa tindahan ko kasi ako yung manufacturer lang. So therefore, naghanap ako ng isang convenience store na kunwari doon i-distribute yung ice cream ko. So lahat inakay 7-Eleven, okay? Ngayon, ang benta talaga ng ice cream originally 500. Eh ngayon, itong may mga coupon na kasulat 50 pesos, okay? Pag pumunta doon sa kay retailer, hindi na mabibili ng 500, but rather, 450 na lang. Okay? So yun yung punto. Kung pagka hindi ikaw direct yung pinagkukuna ng items, di ba? But rather, meron kang retailer. Pero yung retailer, nababawasan yung amount of sales kasi nga, napapagsurrenderan siya, napagsasahulian siya ng mga coupon coming from this company. At nangyayari nga po yun. Siguro nga, may experience sa inyo yung iba pag napunta sa 7-Eleven, tapos may dala-dala kayong coupon, ano? Okay, so yun po yung scenario natin. Ngayon, tingnan na natin yung kanyang accounting entries, okay? Sa point of view kasi ng company, nung nag-i-issue ng coupon, alam nila, the moment na gumawa sila ng ganun, okay? Meron na silang liability ng kinikreate. Kasi the moment na mag-claim yung customer dun sa retailer na kausap nila, okay? Alanga naman, sa point of view ng retailer, kung 500 yung original price, okay?
Eh, 450 lang nabili kasi may discount. Alam nga namang sabihin ni retailer, yan lang yung sales namin. Di ba? Hindi. Di ba? Hindi. Ang sasabihin niya, kagagawan mo kung bakit bumaba ang sales namin. Dahil nag-issue ka ng discount coupon. So again, hindi naman papayag itong si retailer na magiging 450 talaga yung sales niya. Kasi nga, kaya bumaba dahil nag-issue ng coupon itong company in order to generate their sales. Di ba? To increase their sales. Okay? So ngayon, bakit may liability again and again? Okay? Kasi nga, nung gumawa ng coupon si company, alam niya na may mag-claim nun. At alam niya na hindi papayag si retailer na yung coupon o yung mga papel na nakolekta niya ay manatiling papel. But rather, okay, hindi man binayaran ni customer yung 50 pesos difference, sisingilin niya yun, okay, kay company. So yun yung liability ng company. Maaaring buong 50 pesos ang singilin niya, mas mataas or mas mababa, normally mas mababa po dito. Pero yung punto, okay, the moment na mag-create ng coupon yung company, nagkakaroon siya ng liability dahil alam niya na may mag-claim nun. At alam niya may mangyayaring sales, okay? Kahit yung redemption ay matagal, still din, kung kailan nangyari yung sales, dun pa din yung expenses, okay? Therefore, hindi pa man sila nag-uusap ng retailer. Alam niya na na may mag-claim nun. Okay? Therefore, i-estimate niya na magkano kaya yung amount ng coupon na pwedeng mag-redeem. At siyempre, iisipin din naman niya, hindi naman lahat ng coupon, hindi 100% dun ang mag-redeem. That's why, mangyayari ulit itong ganitong klase ng computation. Okay? Maaaring may modification, pero more or less, dito lang din naman iikot para makwenta yung tinatawag na, this time hindi po rebate liability, yung tinatawag na cash discount coupon liability, yung discount liability nila patungkol doon sa promotion na yun. Okay? And then later on, as time goes by, di ba? Nag-create ka ng liability, in-estimate mo lang. Pero the moment na magkausap na kayo ni retailer, anong gagawin mo? Yung mga coupon na hawak-hawak niya, papawiin mo na. Kumbaga yung mga papel, kukunin mo at i-convert mo sa cash. Sa madaling salita, okay? Parang yung 500 na benta, hindi man niya nakuha lahat kay customer, mababawi naman niya yung kagulangan ay dun sa kay company na nag-offer ng discount coupon. Again and again, pwedeng saktong 50 pero mas madalas, mas mababa yan kasi parehas naman silang nakinabang kasi nagkakaroon naman ng sales sila parehas. Okay? Kasi natural, may tubo pa rin naman sa retailer dun. Okay? Kaya that's why there is a reduction of liability. Okay? The moment na ma-redeem na yung coupon. Ayan. Yun po yung point natin. Now let's move on with presentation of all of this premiums related liability. Okay? The premium which is an asset is classified as a current asset kasi natural. Yan po ay parang ano, regular mong ibinibigay. More or less, dahil nga yan ay related sa operation, dahil nga na related sa pagbibenta mo, current assets po yung mga assets na yan. Di ba? Yung toys, yung silverware, whatsoever. Same goes through itong estimated liability na to, malamang yan din yung current liabilities. Kasi nga, related sila sa operations mo. Okay? Di ba ginagawa mo lang yan in order to boost your sales? So basically, more or less, lagi mo naman yung babayaran regularly. Okay? Last point. As we observe, okay? This one is an estimated liability. Kahit alin doon sa tatlo. Actually, lahat sila estimated liability. Therefore, hindi lang naman iisang taon yung operasyon. Maaaring next year, mag-i-estimate ka ulit. So what will happen when you estimate next year? Pagkatapos, mali ang estimation mo last year. Let's say yung redemption rate, hindi pala 80%, 70% pala. Okay? So what will happen kung saan nagkamali ka ng estimate? O magkakaroon ka ng revision for better estimate. Huwag niyong kakalimutan yung konsepto na tinatawag na changes in accounting estimate. I believe, maraming beses natin pinag-usapan dun pa lang sa mga discussion natin sa assets. Okay? Pero kung ano man yun, bagitin ko na lang ulit, ang sabi sa accounting estimate, the treatment is prospectively. Di ba? Currently and prospectively.
I mean, lahat ng ginawa mong estimate dati ay hindi mo na i-revise. I mean, wala kang magiging changes sa mga prior years na ginawa mo ng entry. But rather, pagsasagaan mo na lang kung anong inabot mo ngayon at kung magkaring matitirang balance, okay? Doon ka na lang kukuha ng expense, ng additional liability whatsoever. Ang punto, okay? Walang adjustment sa retained earnings. Kasi nga, lahat ay estimate. Okay? Para mas ma-appreciate nyo pa yung sinasabi ko, alamin nyo po kung ano talaga yung accounting estimate. Na basically, okay? Magkakaroon din naman tayo ng problem solving patungkol dun sa mga yun. Yung tipong kasunod na taon, nagkakaroon ng new estimate. Basta ang pinupunto ko lang, okay? Dahil yun naman ay iisa naman sila. Okay, basta estimate, ang isipin nyo, changes in accounting estimate, yung standard, yung topic na mas natandaan yung patungkol dun. Para hindi na kayo nagtatanda ng kung ano-anong topic kasi all of them are related. Okay? So much for that. Tapusin na po natin na kung sakaling nag-enjoy ka sa ating simpleng discussion, pwede nyo namang i-like itong video lecture na ito. Pero ang gusto mo pang mas mag-enjoy, may matutunan sa Estimated Liability Series, nandito pa yung iba naming mga discussion, maaaring nyo mapanood. So yun lamang at maraming salamat.